Okay, magandang araw sa lahat ng sumusubaybay sa aming programa Kalikasan Kalusugan at dito tatalakayin namin ni partner ngayon yung tungkol sa COPD. Ano yung COPD? Chronic Obstructive Pulmonary Disease, no? Ang definition nito ng COPD ay refers to a group of diseases that cause airflow blockades and breathing related problems. It includes emphysema and chronic bronchitis. Pag sinabi mo kasing COPD, this is a kind of a what you call descriptive disease ang tawag niyan. Hindi describe niya, hindi siya definitive disease. Hindi to na pag sinabi mong coronavirus, ano mang ang virus na yun, yung corona, ang responsible, no? SARS-CoV-2. Specific yun, alam mo. Pagka cholera, alam mo yung cholera na bacteria ang responsible, ano? Now, bakit merong ganitong klaseng diseases na descriptive siya ang tawag? Alam niyo bakit? Kasi unang-una, hindi nila talaga matukoy. Hindi nila matukoy. Yung problema. Now, halimbawa, may nakasulat dito, pag sinabi mo COPD, there is no cure for COPD. So, dinidescribe lang nila yung ano-ano yung magiging problema mo. Chronic yan, usually chronic. No? Ang mga klase ng mga sakit nito ay lima ang napailalim dito, kung alin man dito. No? Yung respiratory diseases ng nito, COPD, isa dyan ay asthma. Pangalawa, yung mismong COPD in broad. Meron yung pulmonary fibrosis, pneumonia, lung cancer. Okay. So, ngayon, partner, nakapaikot lang sa baka. Tama? Oo. Yung causative organism, hindi nila ma-pinpoint, hindi nila alam ang cause niyan. Basta ang ini-describe dito, yung sintomas. So, anong problema dito ngayon pagka ganun? Basin dito na wala daw cure. Meaning to say, ang kanilang paggamot dito ay yung ano lang, yung sintomas lang. Tapal-tapal. Kunyari, may asthma ka, allergy. Para maalis lang yung allergy. Pero yung nagko-cause ng allergy mo, wala sila doon. Okay? So, para naman maliliyawan natin, ano iba ibig sabihin talaga nito, no? Makikita mo, yung may pneumonia ka, ibigyan ka ng antibiotic, pero pabalik-balik ito eh. Kaya nga tinawag itong chronic. So, hindi talaga nila matutukoy kung ano talaga. So nga, pwede nga ito maging lung cancer din eh. Kasi minsan, yung respiratory disease mo, hindi naman gumagaling. Tapos, hindi mo naman makita na lung cancer na hanggang sa mag-progress into lung cancer. No, kasi pag tumagal kasi yung paulit-ulit na sakit, yun na magiging magde-develop na din ultimately into, importante ito, bakit naging topic natin ito ngayon? Dahil sa napakainit ng panahon. Kasi itong timing nito, yung init ng panahon, number one dyan yung asthma. Sigurado, ata hihintay na asthma. Marami dyan, no? Sa alikabok na lang, tatalunin ka, sobrang init na lang eh. Sa loob ng pan, lahat ng mga allergens, lahat ng mga alikabok, dust mites sa loob ng bahay ay magiging sanhi ng iyong pan dito na magti-trigger ng mga respiratory diseases, no? Di lang asthma, but talaga respiratory diseases na mauwi sa pneumonia, no? Yung pawis na lang, habang natutulog, biglang pawis, biglang lamig, biglang init. Oh, kasi ako, noon pa man, kasi nung aking trabaho noon, nag-aano ako, nag-iahente ako ng mga gamot. Meron kaming tinatawag na CRD, Chronic Respiratory Disease. Meron kang CRD sa manok, meron ding CRD sa baboy. Baboy. Ang didiscuss ko na CRD sa baboy, kasi ang malapit ang baboy sa tao. Kasi pareho monogastric yan eh. Tayo, pareho lang tayo ng bitukan yan. Pag sinabi mo CRD on pigs, number one ditong kinatawag niya ay Mycoplasma hyopneumoniae in one of the primary agents involved in the porcine respiratory disease complex. Complex ah. Oh, which complex. Is economically one of the most important diseases of pigs worldwide. So, kung titingnan mo, chronic, pareho din chronic, di ba? Respiratory, mayroon respiratory ang tinutukoy na COPD. Kaya lang, sa tao, mayroong obstructive pulmonary disease, no? O pulmonary o respiratory, pareho lang yan, no? Eh, ganun din yung baboy nito. Ano mga sintomas yan, partner? Yung bang okay ka naman, kahit hindi ka nilalagnat, pero ubo ka na ubo. Kaya, ang inaano ko lang ganito, partner, bakit hindi ito tinutukoy pagdating sa tao? Kasi pag sinabi mong CRD yan, automatic dalawa yan. May Pasteurella multocida yan na causative organism na nagkukos ng CRD sa baboy. Sa tao, yun yung pa naman, yung mycoplasma. Pero bakit nagtataka ko, hindi ito tinutukoy? And by the way, ano yung mycoplasma? Di ba, meron yung tinatawag na bacteria and then virus.
Yes. Okay? Ang mycoplasma ay bacteria din. Pero ano ang pinagkaiba niya? Napakaliit niya. Kung ang size ng virus at bacteria, assuming 1 is to 10, number 1 ang virus, ang size niya kasi maliit siya. Maliit, at ang bacteria ay 10. Itong mycoplasma ay nasa 4 o 3. Maliit siya sa talagang bacteria, although pakapamilya siya ng bacteria. Kaya huli siyang na-discover, dati-dati, hindi siya nakikita. Ang alam na ng mga bacteria, itong mga malalaki, then lumabas. Dahil ultimately, nag-improve na yung ating mga ating microscope na makita siya, napakaliit pala niya na bacteria. Bakit siya maliit? Kasi po, wala siyang cell wall. Di tulad ng bacteria na malalaki, kaya malalaki, na may cell wall siya. Kung para may balat tayo, tulad natin, ganyan, may laman. Siya, wala siya. Diretso lang siya yung katawan lang niya. Yung ating programa, di ba kaya natin tinawag yung ating mga protocol, ay kitang-kita natin na base sa studies naman dito sa UP at marami na lumabas ng mga studies na mga major na mga diseases natin. Actually, ito yung kay Dr. Vicente Belisario ng UP. No? Ito yung kanyang pan paper. Oh. Ayan, nakikita niya. No? Dano namin yan sa War on Worms. No? Sabi na dito, 89% ng lahat ng deaths or diseases is caused by parasites. Although, hindi nga lumalabas na sa death certificate na parasite ang cause ng death. Kunyari heart attack, pneumonia, lung cancer. Pero pinapakita niya na talaga may underlying na parasite cause kung bago naging cancer yan, cancerous, naging etc. No? Or ano pa man sakit na yan. So kaya, yung pag-solve natin dito ng problem natin ay yung pagbibigay ng ivermectin. Okay. So ngayong panahon na ito, yung mga asthma, alam natin, is caused by allergy din yan. And allergy is caused by parasite. Marami na rin mga studies niya, no? So ito, yung mga COPD na yan, doon sa mga may cases na ganito, para maintindihan nyo, meron kaming solusyon dyan. No? Ngayon, ma-asthmatic man yan, ma-parasite man ang cause niyan, kaya ng ivermectin niya. Pero dapat okay. tamang dosage. Itong klase ng sakit na ito, di ba, base sa report pa dito noon, ngayon, nawala daw itong gamot, hindi ako naniniwala. Kaya tayo yung tinatawag na pinaka-causative organism nito ay yung mga parasite. Ito na yung role ng ating ivermectin. Or other dewormer, for that matter, no? Mag-deworm kayo, marami naman iba-ibang pandyan yan. May parbendazole, merong etc. Pero sa ating kasi, broad spectrum itong ating tinatawag na ivermectin. Pwede siya sa mga heartworms, yun? Pwede siya sa lungworm. So, tama-tama ito sa respiratory. Okay? So, meron tayong, para sa atin, meron tayong solusyon dito. Covered natin ito. Using ivermectin. Ano pa ba yung ating mga pang-solusyon dito? Ay yung ating vitamin C. Precursor siya, no? Nag-create siya ng regeneration ng mga cells natin. So makakatulong siya sa recovery. Kasi ito dito, nakalagay dito mga pulmonary fibrosis. Yung mga, after itong pulmonary fibrosis, ito na yung mga lamat. Yung pang nagkaroon ka ng mga tawag dito, partner. Nagka-TB ka, nagka-primary complex ka, makikita mo may mga lamat na yung peklat, kung tawagin. Yung vitamin C na yan, rejuvenation yan kasi kailangan niya sa cell repair. Repair niya yan. Usually yan, partner, yung mga vitamin C, sinasabay ko sa antibiotic or any other na gamot, no? Is that nai-enhance niya yung effectivity ng mga gamot kasabay ng vitamin C. Ginagawa ko yan sa pagpapagamot, no? So kaya dito, pag kami vitamin C ka, meron ka ivermectin, na-enhance din ng vitamin C ang effectivity ng ivermectin. So, sila parang complementary sila or synergistic. Synergistic sila, no? Nagkakatulungan sila, no? Na-enhance sila ang potency ng bawat isa. Okay? Na-improve ka nga yung chances mo, no? Effectivity. Itong COPD nito, sira ang immune system mo dito, partner, mahina ka. Kasi mahina ang paghinga mo, hirap ka sa paghinga dito, wala kang lakas, hindi ka makapag-exercise kasi mahina ka Obstructive ka pulmonary mo, hihingaling ka, kunti lang oxygen mo, talaga mahina ka dito. So, ang kagandahan ng ivermectin ay na-strengthen niya yung immune system mo. Yes, napapalakas. Napapalakas niya. So, isa yung kanyan, bukod sa kinokorek na yung parasite mo, yung immune system, inaallow niya na mag-function normally.
to be able to combat kung ano yung nagkukos sa'yo ng COPD. So yan ang kagandaan ng ivermectin, no? Yung kanyang broad broad spectrum ng kanyang mga effectivity. Now doon na tayo pupunta sa BCO. Ang BCO naman, ang kagandaan ng BCO, ganun din siya. Halos broad spectrum din siya. May antiviral property siya, may antibacterial property siya, may anti-inflammatory property siya. Ivermectin, may anti-inflammatory din siya. Vitamin C is an antioxidant also. Anti-inflammatory din. So, yung COPD, inflame ka dyan eh. Inflame ito, partner eh. May inflammatory ka dyan. Kaya ka nga nahihirapan huminga. Kaya ka nga nagtakap eh. Kaya ka nga may mga allergy, may mga kung ka dyan. May pneumonia ka dyan. Nung nagkakaroon ka ng mga tinatawag na plema. Ito, may plema to eh. Baka may lumalabas na plema dyan. Yung mucus, ano. Kung titingnan mo, ivermectin, vitamin C, virgin coconut oil, they are good antioxidant and anti-inflammatory. So, tatlo na yan. Tatlo na yung mga anti-inflammatory ang binibigay mo. No? Without necessarily using yung mga analgesic, ibuprofen na yan, na makakasama sa kalusugan. May mga side effect, mga aspirin. So, napaka-potent itong tatlo na ito. No? And then we have our chelation. Kasi kung titignan mo yung mga asthma, no? Yung even pneumonia itself can be caused by pollution. Yes. Oh. So, what are those pollution? Well, unang-una din yung heavy metals, yung mga paglabas mo, eh, inaamoy mo yung mga lead, mga usok, yung carbon dioxide, kung ano-ano pang mga mga aluminum, mga mercury dyan, na, o sa pagkain, yung mga pollution, o sa tubig, manggagaling, yung mismo mga heavy metals yan, manggagaling sa tubig yan. Mga impurities, no? Mga toxins na mga nakukuha mo ganyan. So yung especially yung heavy metals pagdating sa chelation natin ay natatanggal 'yon. In fact, itong COPD nito, chronic obstructive pulmonary disease, could be also caused by heavy metals pollution that comes into our body. Oh, kaya nga partner, ang recommendation ni Dr. Alan Landrito, pag nag-edad ka na ng 40, kung kahit wala kang nararamdaman, dapat kang magpa-chelation dahil sa mga pollution. So yung heavy metals na naka-embed sa ating katawan, kaya nga natin nirekomenda yan at least or even earlier nga eh. Sa 40 years old, kasi sa tagal ng 40 years ka na nabuhay, yung pollution na nasagap mo sa pagkain, lahat ng impurities, sa mga hangin, sa tubig, sa tinitiran mo, sa likabok, sa bahay mo, sa mga pintura, malata nandiyan na lahat yan eh. Di ba? Mga led na pintura, mga laruan, lahat, at sa mga sa pabrika, kung saan ka man nagtatrabaho, nandiyan lahat yung mga heavy metals na yan. And ang heavy metals po, hindi yung natatanggal sa katawan, hindi yung tulad ng ibang mga sakit, etc. Na pag ano, iniihi mo, lumalabas. Ito hindi. Heavy nga siya, mabigat siya, so madidislodge lang siya sa mga different parts ng organ mo, sa katawan mo. No? Kaya pwede ka. Pipigilan siya sa artery ng ano eh. Sa kidney, pipigilan niya, kaya nai-stack lang. Sa puso, nai-stack lang. Yun sa mga arteries, mag-ano yan. Sa mga lungs, maglalatch yan dyan. So hindi maalis. Kaya nga nandiyan tayo mga tinatawag ng mga tulad na sakit ng COPD. O mga idiopathic na mga klase ng mga sakit na respiratory. Hindi alam kung anong cause. Dito, inano natin yung heavy metals. Dito pumapasok. Number one kasi dito ang cost din naman ng COPD is what? Smoking. So, you have to quit smoking, no? Saka number one dito kaya, improve air quality in the home. Yung mga dust mites, pet dander, yung pesticides, plants, dust mites, saka cleaning products. Yan ang isa sa mga cost dyan. So, yan, may mga heavy metals dyan. Ito mga ito, yung sa paint na lang, yan. Okay? Yung mga yan, yung nagkukos na akala mo ng pan, yung air quality. So, yun nga ang mga lenin yan, actually, yung mga tulad ng mga kumot, etc. Ay dapat dyan na at least once a week magpalit ka ng mga pillowcase, tapos painitan mo yun, kasi mga dust and dust mites nandyan. Yan ang number one cause ng mga, ano, mga, yun, yung mga tiyatawag na mga rashes, na mga asthma, yung mga ka, at saka na respiratory
problems. Magsisimulan yan, yan, yan mga yan. So, dapat alisin yan, no? Okay, of course. Pag-alagay diba? Ano? Sa hayop, yung sa mga hayop. Oh, yun nga, yung pet dander, yung mga buhok niyan, et cetera. At saka hindi lang yun, nagdadala niyan, bulati din yan. Kaya yung mga tao ngayon, masyado na tayong domesticated, halos lahat ng bahay na natutulog pa sa kama nila, yung mga pusa, at aso. Kaya nagkakaroon ng parasite din yung tao. Yun ang isa sa mga nakakaligtaan nila. Kaya parati sa ating kwan, medical mission partner, ano bang sinasabi natin? Deworm regular. So, isa pang mga tips dito, yung essential oils. Alam mo, maniwala kayo, totoo talagang essential oils. Nakakagaling yan. No? Isa dyan yung eucalyptus oil. Marami mga essential oil na nabibili. They have really therapeutic. Therapeutic effect, believe me. So, yung akala mo, ganun lang yun, nawala yun. Akala natin mga ano lang yun, mga what you call this, mga haka-haka lang ng mga sinauna. Hindi. Meron direct therapeutic. Kasi ganito, may nabasa akong bagong studies niya. Recent. Na nasabi nga nila na the best route of medicine is through ano? Is through what? Through essence. Smoke. Kasi pala partner, yung according to the new studies, nakita nila na lahat ng kunyari, itong sensory natin, Ceylong. Pagka meron kang nilangap, no? Assuming A, B, C, D, good for the heart, good for the lungs, good for the whatever organ. Oh, lahat naman. Meron dyan compound na siya nagdadala directly doon sa mga organs mo. Dinadala niya yun. At pag yun yung mga essence na yan, dinala niya at nakarating doon sa mga organ na yun, nagre-revive yung mga organs. Tama. Natalaki na yan ni ano dati, di ba? Yun yung sinasabi nga ni ano na, nandito, kaya nga nandito yung ano natin sa immune system natin. Yung, kasi, pag nahinga natin, naisasala niya, na-distribute niya kung para saan. Na-distribute niya yun. Kaya itong hininga na pagkalaking bagay talaga dito sa ano natin. Because of that new discovery, nakita nila, hindi na yung oral. Kasi ang oral kasi, dadaan pa sa bituka, etc. Kaya nga yung mga kanyan, very, very effective yung mga sahika, yung mga nebulizer. Kasi diretso sa kanyan, no? Sa ilong. So, meron yung mga sensors yan. Meron mga pan na siya nagdadala. Siya nagbibigay. Pagdadala doon sa mga pan mo, sa mga organs na mga designated. So, totoo ito, yung mga essence na yan, no? Maniwala kayo, may kabutihan talaga yan. It has a therapeutic effect. No, so different oils. So, yun, yung myrtle standardized nga lang. Essential oil from pine, lime, and eucalyptus. Yung myrtle na yan, M-Y-R-T-O-L. Standardized nga lang. Ngayon, apat na ang sinasabi natin. Itong COPD na to, kung meron man sinananawagan ako, sino mga may problema dyan? Kasi alam mo, marami ito eh. Marami itong cases naman ito na may mga COPD na yan. Well, lumapit lang po kayo sa amin at then we will give you yung protocol namin. Makikita nyo talaga din maramdaman nyo yung pagbabago. Oo. At saka, partner, matagal na silang may sakit, di ba? Matagal na. Chronic na yan. Oo, di ba? Matagal na silang gumagamit ng mga tinatawag ito yung Western Medicine o yung Chinese Medicine. Subukan nyo sa amin. Oo, di ba? Subukan mo rito. Ilang lang, partner. O dalawang linggo hanggang isang buwan makikita na nila yung... Oh, ganun lang. Two weeks. Meron yan. Significant. Ni Maring wala. To 1 month. More so. Ngayon, ano mga tanong dyan? Una-una, sagutin natin yung ano. Yung sa vitamin C. Alam mo, kung sa mga programa namin, no, pinakamababa na yung 5,000 milligrams per day. Isipin din ninyo, na napakababa nun actually. Kaya kami nga dito, sa amin, wala naman kaming maintenance na ibang sakit. Eh. Minimum ako 5,000, 10,000 a day. Ngayon, isipin ninyo, 60% lang ang availability niyan. So kung yung 5,000 na sinasabi mo iniinom yan, sa pure form na yan, kasi meron kasing ascorbate yan eh.
Para kasi ascorbic acid, dahiluan ng sodium bicarbonate. So 2 is to 1 yan. Makita mo 33% yan. Eh, pupula pa dyan. So it's your 60% lang talaga yung active na ascorbic acid na ma-absorb mo. No? Ma-utilize mo. So kung 60% lang yung 5,000, actually 3,000 lang yung talagang effective na na vitamin C ang umiikot sa katawan mo. So para sa amin yan, kung tutusin yan, kung therapeutic level ang vitamin C ang tinitake natin, eh mababa pa yan. So ito, sa basta yung pure form ni Dr. Alan na vitamin C ay kwan yun, 5,000 milligrams ang kwan yun, equivalent na tinitake daily. Minimum yun ha, minimum. Pero yung may mga problema ng rhinitis, may mga problema sa mga yung allergy, kung anong ganyan, or hika na yan, hahanapin mo yung tinatawag natin na bowel tolerance mo kasi yung iba madali magtae. So kung the highest that you can, tulad ni Dr. Landrito, nung first time niya inano yan, sa 10,000 milligrams talaga siya naging successful na nawala yung rhinitis niya na hindi na siya masipon araw-araw. So parang ganun din yun. Para sa amin talaga, ang intake talaga namin na recommend is minimum of 5,000 milligrams. Doon naman sa ivermectin, ano? Ang kwan talaga natin, may tinatawag kami dyan kwan eh, parang dose-dependent na we are very concerned about this so-called dose-dependent type of diseases. Kasi ganito, intindi nyo, paano ba kayo nagre-recommend ng gamot? No? Unang-una, hindi ho naman namin natitest o kahit sinong doktor pumunta kayo ng ospital, hindi naman tinitest yung degree ng infection sa katawan mo. O, tama. Gano'n na ba katagal yung sakit mo? Gano'n na ba katindi yung sakit mo? O ano-ano pa ba yung sakit mo? Ngayon, hindi natin malalaman yun eh. Ngayon, kung 2 capsules a day ka lang, eh parang single dose ka lang. Tapos yung based on your weight, eh pag malaking tao ka pa, 70 kilos ka na, kung matangkad ka, para ka lang nagsisingle dose doon. So kaya talaga ang aming mga pan talaga, mga treatment dose na style na yan, eh hindi kami buwababa sa 4 capsules per day ng ivermectin. Pwede mong isang imbeses mong inumin o hatiin mo yung 2 capsules 2 times a day, whatever na combination na gusto mo. But recommendation talaga namin para ma-erase yung whatever na problem na yan, minimum of 4 capsules. Oh, good evening po, sir. May inquire lang po sana ako tungkol sa ivermectin with regards to gout. So, kaya po yan. O kung pwede rin ba siya i-take? Oo. Kasi gout, isa din yan sa ano eh, yung autoimmune disease eh. So, yan. Actually, yung gout, first of all po, yung mga may gout, may arthritis. Unang-una po sana, intindihin nyo, hindi lang, ito ha, first of all, alisin yung inflammatory. Ang inflammatory ho dyan, yung one ay bad oils. So, coconut oil lang ho ang gamitin nyo, no? Alisin nyo yung sugar. Isa din yan, nagkukos ng pan, yung white, especially white sugar. So, bababa din yun yan. And then, yung white flour, marami nagkakamali dito, partner eh. Hindi sila kumakain ng bigas para ibaba kalorin. Tinaba yung pinapalit. Eh, mas mataas yun eh. Mas concentrated ang kalorin dun eh. Lalo na yung white flour, mas masahol pa sa white sugar ang white flour. At yung white flour na yan, nagkukos din yan diabetic. Yes, oo. Oh. At saka yung mag-gout na yan, yun din yan. So alisin niyo ito, plus mag-ivermectin kayo, masosolve ang problema niyo. Pero yung hindi niyo babaguhin yung pagkain niyo, bad oils pa rin kayo parati, anong solusyon ang hinihingi niyo?